corta ahí. Yo, so what's up sa inyo mga subo? It's your boy, Jones, back again sa aking pinabang vlog. Okay, so ngayon mga subo, siguro it's my first time ko ngayon nagumawa ng isang reaction video na which is ito lang talaga yung nilalaman ng video na i-upload ko, which is to react. And yung video na pagre-reactan ko ngayon is gawa siya ng tropa ko, which is si Jason Chago. Kilala niyo si Jason Chago, siya yung kasama ko dun sa CFG Montage Contest 2, and yun nga, nag-upload siya ng video ngayon. Napanood ko na yung video, pero umpisa pa lang. And sabi ko, mukhang magiging maganda to. So ngayon, ang mangyayari ngayon, magre-react ako, tatapusin ko yung video, and yun, gagawin natin, okay? So, let's start this video. Let's go. Yun. Yun. Ay, simula pa lang eh. Nakita ko na kasi drone shot ko agad yan. Siyempre. Ayun. Okay, so, panarin natin. Siyam na million. Ay, na. Million kada isa. Okay, so, ayun, nagulat ako kasi hanggang dito lang sa part na tayo napanood ko kanina kasi nakita ko na siya yung actor. Ako kasi is cinematographer, videographer ako. Tapos kapag maginto acting ako, medyo nahihirapan ako kasi mahirap yung adjustment na gagawin kapag ikaw mismo yung nasa harapan ng camera. Like you, alam niyo yan, ng mga videographers, mga film peeps na yan. Alam niyo, pakiramdam mo. Okay, so, yan. Nakita natin na he's nag-acting siya dun sa video. Kasama na yung ate ko. Iingat ka, bata. Okay, so, dun sa part lang na yun, kung nakita niyo yung part na yun, yung pag-reveal ng, siguro, kontrabida. Okay, so, nakita naman natin na yung identity niya is stereotypically na atago yung mukha, naka-black. And yung ginamit na sound, yan. Iingat na ba? Yung sound na ginamit is what you call the riser, or yun yung pampaumbagay, pampa-intense na scene or ng yan, ng video, or revealing tayo ng something na nakakaba, nakakatakot, or some negative thing or powerful na mangyayari. Okay, so tara, play natin. Hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin para makuha yan. Binaman mo na at sumasalisi yung mga yan. Protection ka. Gamitin mo lang yan kapag kinakaila. Ano siya? Ano na ako? Ingat ka. Ayos, ayos. A creative, a cute, ang cute ng shot. Yan. Oops! Oops, bago siya merong nag-cut na music. Ayun, biglang nag-cut. Okay, so kapag gagawa tayo ng video or kapag gagawa tayo ng mga ayan, simple videos na ganito, is always be mindful sa fade in and fade out ng mga audio kasi maybe hindi natin siya napapansin, or siguro kapag yung taong may alam sa editing or sa sound is maririnig yon even though simplest details. Okay, so please be mindful of those things. Okay, so let's play. Ah, okay, gets. Okay, so ito yung part na pa-intense na siya ng pa-intense. Okay, so kung nakita nyo, okay, as you can see here sa part. Oh, okay, so sa part na yon, nakita nyo na yung color is nagbago. The director, the film, the filmmaker, parang gusto niyang sabihin na parang may sudden change, may pagbabago na something na mangyayari. Okay na, or we don't know. Okay, so trailer lang naman siya. Okay, ganda ng sound design. Okay, so nakita nyo, yung tawag dun sa pagkasap, we also call that as sound design or foley. So since yung foley, yun yung kumbaga, halimbawa, there's a sudden
shot ng pagkasa ng barrel, eh ang gagawin ng Foley artist or ng Foley sound designer, ang gagawin dyan is magse-separate sila ng audio na ire-record nila yung pagkasa ng barrel, or gagawa sila ng parang any alternative na bagay na pwedeng maging kasing katunog ng pagkasa ng barrel. Okay, yun yung tawag natin na Foley artist. Or another example ng pagfo-Foley is halimbawa yung takbo ng kabayo. Okay, so halimbawa sa pelikula is may ginagawa tayong pagtakbo ng kabayo, pero ang paggawa ng Foley doon is may separate na sound designer na pwedeng gumamit sila ng kanilang mga kamao. Tapos merong halimbawa sa isang batcha, meron din yung mga rocks, tapos gagan-gan lang nila yung mga kamay nila, pero yun yung isasabay nilang sound. So ang tawag doon is Foley. Is part yun ng sound designing. Okay. So yun, okay, tuloy natin. Ayan, okay. So yung pagdagdag ng pagganon ng mga text, it adds more of intense. Tsaka kung gusto niyo mas maging cinematic yung itsura ng ating mga palabas, ang pwede nating gawin diyan is yung text natin is mas liliitan natin siya, okay? So para naman kumbaga, halimbawa sa sinihan, pag nakikita natin sa sinihan is wala naman tayo nakikita sa sinihan na sobrang lalaking text. It depends on the purpose, okay? So ang gagawin doon is mas papalitin siya para mas mukhang cinematic. Mas mukha siyang parang mas cinematic tingnan, mas maganda sa mata, mas maliit yung text, mas hiwa-hiwala yung letters para may res yung mata ng tao, tsaka it's aesthetically mas maganda sa paningin, and yun, para purpose niya is to show in a bigger screen. Since ito is uploaded lang siya for the purpose na uploaded into internet to Facebook, yan, kaya it's okay lang na malaki yung text natin as long as it is readable, okay? So, play natin. Nakita ko yun. Mayroon siyang pagtama ng baril sa... Ayun. May tama siya ng baril sa ano. Sa... Dun sa... Ano? Sa binta. Oh, there you are. Nakita ko yung isa. Basta meron. Nakita yun. Ayun. Ang cute. Ito yung mga free templates sa YouTube. Pero ayun. Next tayo. Nice. Sabi ka. Okay, so please be mindful also na please always check yung mga ano, halimbawa may tripod, may camera na nakikita. Even those big productions is hindi talaga minatago yun. Pero dito, sobrang prominent na makita natin yung glide cam dito, yung may mga tubig, may mga bag. Okay, please be mindful of that na yung mga bagay na dapat nasa likod ng camera, just place it always at the back of the camera, okay? Para avoid tayo ng mga unnecessary things na nakikita sa frame, okay? Tuloy natin. Yeah, nice. Ah, patay ka. Kawawa siya.
Okay, so sa part na to, nagamit ng maayos yung handheld. So, marami ang ayaw sa handheld chats kasi nga magulo. But in this case, since there are part na may confusion, may takot, may flashbacks, or parang negative feeling, okay? So, doon natin pwedeng ipasok yung handheld movements ng camera para naman may ano siya, may motion siya na parang kung ikaw yung tao, ikaw yung subject. Alam mo yung pakiramdam na magulo, na nakakahilo, na nakatakot, okay? So, doon natin pwedeng magamit yung handheld shooting, okay? Okay, so since napanood na natin yung kabuuan ng video, siguro ito yung mga ano eh na-addict sa ano tagda dito, yung kay Thor, yung sa Netflix, yung Extraction ayun. So, parang for me, parang it's the same vibe of the film Extraction kasi even the ambience of the place na magulo na yun. And yun, initially thoughts kasi yung tropa ko hindi naman sa pang ano, sa pambabuhat ng bago, pero I see the level up, okay? So nagbago yung skills, parang kumbaga hindi lang siya ginagawa yung video just to show it na video lang siya, okay? Parang it's more of a feeling, okay? It's a more of parang kumbaga kapag nakikita mo yung gawa is nararamdaman mo, okay? So ganoon naman talaga, that's the essence of making films, making arts or things like that, okay? Okay, so yun lang naman, I think for the video, okay, good siya, maganda, okay? And it's different from the films na ginagawa niya before, okay? So yun lang. Sana naging maayos itong video na ginawa ko kahit na paganito-ganito lang to, kahit na parang biglaan lang rin kasi nga browsing lang rin ako ng videos na ano na tinag niya ako kanina. Okay, so kung gusto niyo mapanood yung buong video, is listed siya dito sa ating description below. And wag niyo kakalimutan mag-subscribe kay Jong TV yan dito. Subscribe na rin kayo sa ating subscription box, okay? And ring na rin yung bell para naman cute, okay? So, yun lang mga sugpo, marami-rami salamat sa inyo suporta. And ayun, so yun lang mga sugpo, marami-rami salamat sa inyo. More tutorials to come and more reaction videos and more videos to come in general, okay? It's your boy Chong, marami-rami salamat sa inyo. 3, 2, 1.